back at it again with another tutorial. Bonus to, bonus. Libre lang to. Hey guys, CND here. Back at it again with another tutorial. At ngayon, ang tuturo ko naman sa inyo guys, bonus to, bonus. Pixel tools na naman na to, pang combo to sa mga ibang pixel tools na tinuro ko ng mga nakaraan video. Ngayon, ito yung tinatawag na Pixels Game Assistant. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga features na meron tong Pixels Game Assistant. Pagkatapos ko i-demo, ituturo ko kung paano install. So, pag naka-install na siya, ito yung unang lalabas sa inyo. Naka-login na rin ako, hindi na yun. Nag-info natin, GND, okay? So, ito yung mga coming soon niya na feature. Global Industry State Tracking, ayan. Ayan. Waiting time of 3, grill and windmill. Land search by industry. Ayan, magkakaroon din siya ng intelligent market data analytics. Tapos, price trends, energy efficiency. So, kumbaga parang kung ano yung meron dito sa pixels.tips, guys, ito yung magkakaroon din siya dito, somehow. So, hindi natin alam kung paano maging itsura, pero kaabang-abang siya. Tapos, magkakaroon siya ng guild integration. Ayan, magkakaroon siya ng integration sa Discord ng guild nyo. Guildlands info, guild task, ganyan. Tapos, gagawa pa siya ng mga suggest to-do list pa base sa levels ng pixel account natin. Okay, tapos, storage management. So, ito yung mga features pala na upcoming sa kanya. Pero ano na yung mga features na meron siya ngayon? So, ito, meron na siyang market. So, dito muna tayo sa marketplace data. When you create a new item to sell in the marketplace, the pending sell orders list of the item will be shown here. Also, the price per item and quantity input will be automatically filled up. So, ano ba yan? So, nandito tayo ngayon sa second floor ng Box Galore at pupunta tayo dito sa sell. Dito tayo sa sell. Okay, dito. Ayan. Napansin nyo, naka-integrate pa rin sa atin yung voxels guys ha. Gamit ko pa rin yung voxels. Okay. E, kaya kita nyo pa rin yung presyo ng mga items natin sa inventory. Kita pa rin. At malinis inventory ko ngayon dahil nakapagbenta na ako kanina. So, ginagamit natin siya in combination with voxels. Itong Pixels Game Assistant. So, pag nagpunta ka sa marketplace listings, ayan, ito pa yung current na binibenta ko. Hindi pa nabibili. Pag nag-create ka or magbebenta ka, halimbawa ito, ibibenta natin yung honey. Pag-click mo siya, add. Ayan, nagkukusan lumabas yung Pixels Game Assistant. Tapos, lalabas dito sa right side tab mo, yung mga current price na nando doon sa market. So, ayan na, 29. Ayan, nag-update din siya by the seconds, by the minute, ganyan. So, ayan din yun siya. So, presyo, parehas, 29 din. So, yun yung maganda doon. Dumadali na magbenta kung gusto mo makapagbenta ng mabilis. Dumadali na kasi pagka clinic mo yung ad, eto ha, kunyari, bibenta natin yung honey. Ayan o. Mapapansin mo kung sari nagkaroon na ng ano dito, presyo na nakalagay sa sell, sa price per item natin, kung saan na niyang nilagay yung lowest price sa current market. Pero syempre, pwede mo pa rin naman palitan niya. Pwede mo pa rin naman gawin 29. Maganda lang dun kung nagmamadali ka. Diba? Create ka lang ng create. Kaso syempre, ingat ka rin kasi minsan yung lowest price na nilalagay niya masyadong malayo. So ito, may 28, may 29. Minsan nilalagay niya dyan mga 3 coins ang diferensya. Minsan 25, may ganun. So syempre, titignan mo rin. Pero ito lang, dito lang malaking bagay na sa akin to eh. Hindi ko na kailangan magpabalik-balik pa kasi nangyayari. Yan, nagpapabalik-balik pa ako dito eh. Titignan ko pa magkaano ba yung honey. Yan, nung wala pa tayong Pixels Game Assistant. Titignan pa natin dyan. Okay, 29. Tsaka pa ako pupunta dito para ibenta ng 29. Yan. Pero dito, mag-click mo yun, kung sana. Ayan, kung sana niya nilalagyan. So, isa yan sa magandang features ng Pixels Game Assistant, guys. Okay, sumunod. Dito tayo ngayon sa timer. Ayan. Mapansin nyo, meron ng laman yung mga timers ko kasi gumawa na ako ng mga custom timers. Pero ito, meron na siyang mga default. Which is gamit ko na rin ngayon. Ayan, makikita nyo dito yung VIP lounge ko. Yung sa VIP call natin. So, mga 50 minutes na lang. Babalik na ako. Doon kukuha na ako ng 400 energy. Tapos, ito mga nasa baba. Mga custom yan, guys. Nag-create lang ako dito. Custom timer. Ayan, nilagyan ko lang pangalan. Halimbawa, timer natin ng slugs. Ayan, lalagay lang natin doon. 1 hour yun. 1 hour. Tapos, pag-click natin, add. Ayan, kung saan na siya mag-i-start. Ayan, tulad na ito.
eto mga natapos na, no, pag tapos na siya, tapos halimbawa yung ano mo, eto yung baka, ayan, yung moomunch mo, si Akab, ayan, halimbawa, binigyan mo na ulit siya ng moomunch, okay, click mo lang to, reset, mag-start na ulit yung timer mo, ayan. Pero wala siyang alarm, so pero okay din siya, mga maganda rin sana, no, kung may alarm. Sa tingin nyo, maganda rin kung may alarm. Kahit pa paano, para mariring ka, di ba, pag nakalimutan mo. Pero at least, pag alam mong, pag wala na siya, pag nandito na siya sa baba, alam mong up na. Alam mong, tapos na yung timer mo, alam mong G na ulit. Isa rin sa maganda sa kanya, ito, yung task. Kaya, makapansin nyo, may listahan na ako dito ng task ko. Andito na yung mga task na binigay sa akin ni Hazel kanina. Pero merong isa na hindi updated. So, pupunta tayo ngayon kay Hazel para i-update yan. Pupunta tayo ka, Hazel, at sa orders niya. Yun o, makikita nyo. Guys, nag-update. So, napalitan. Uy, nagkaroon tayo ng isang pixel task. Napalitan ng explosive 5 pieces. May pixel task tayo, isa. Okay. So, yung maganda dun, kasi ito guys, yung Pixels Game Assistant, libre lang to. So, yung features na babayaran mo kay Voxels para makita mo yung mga task mo, libre lang kay Pixels Game Assistant. So, medyo malulugi ata negosyo dito ni Voxels ano, extension dahil kay Pixels Game Assistant. Eh di ba, binasa natin na meron pang mga upcoming features dito si Pixels Game Assistant. Na kung ito mga features na to, libre lang din to ibibigay sa atin. Mawala na ng negosyo. Pero okay, okay siya. Ginagamit ko siya, kinokombo ko. Tapos kinokombo pa natin sa ano, pixels.tip. So, medyo gumagaan talaga ang ano natin. Medyo gumagaan talaga ang buhay natin. So, para ma-install tong Pixels Game Assistant, guys, punta lang kayo dito sa extensions. Punta lang kayo sa right side ng Chrome window nyo. Tapos click nyo yung parang puzzle piece. Ayan, extensions, tapos manage extensions, mapupunta kayo dito. Tapos click nyo itong Chrome Web Store. Or mas madali, isearch nyo lang yung word na Chrome Web Store sa Google, lalabas yun. Tapos type nyo, Pixels Game Assistant. Ayan, guildpal.com, ayan yun. Ayan yung developers. Ayan, tapos click nyo lang yung add to Chrome. Sobrang dali lang guys. Tapos click nyo add extension. Antayin nyo ma-install. Ayan. So, lumabas na siya dito sa upper right corner ng ano ko, ng Chrome ko, sa may bandang search bar. Ayan. Okay. So, ayan. Pagka-install nyo nyan, punta lang kayo ulit dito para makita nyo siya. Click nyo to. Tapos, pagka may lalabas na drop-down, hindi ko kasi may pakita sa screen. Pero, pag click nya, may lalabas na drop-down ano, window. Tapos, doon may kita nyo yung Pixel Game Assistant. Click nyo na lang yung pin. Ayan, para ma-pin siya dito sa ano niyo, sa upper right corner ng window niyo ng Chrome. Pag na-install niyo na siya at bumalik kayo sa game, mapapansin niyo meron kayong green button na ganito. Ibig sabihin naka-install na siya, guys. Tapos pag click niyo 'yan, automatic naka-login na kayo. Hindi na siya nanghihingi ng login kumpara kay Voxels extension. Kung sana niyang na-detect kung ano yung naka-login yung account sa Pixels. Pero hindi ko alam kasi pinakita ko lang sa tutorial na in-uninstall ko tapos in-install ko ulit. Baka mamaya may kinukuha siyang session sa Google Chrome mismo. So, let me know guys kung sa inyo nanghingi ba ng login. Comment nyo dyan sa video. Kayo nang bahala ulit kung paano nyo i-maximize yung paggamit nito. And again, do it at your own risk. Ginagamit ko in combination sa Voxels extension. Ang pinaka ginagamit ko dito sa Voxels extension, yung storage. Ayan. Tapos, dito sa Pixels Game Assistant yung task, ayan, tapos yung sa market. Actually para sa akin mas useful na yung Pixels Game Assistant sa totoo lang. So paano pa kaya pag nirelease nila itong mga upcoming features? So yun lang guys, makatulong to sa inyo. Peace, kita kayo sa next video and don't forget to like and follow. Okay, subscribe na rin kayo sa YouTube guys.